Welcome to my channel. Hi tayo. Meron akong ano. Burger. Lumabas sila. Yung ano ko. Hindi pa ko. Tapos bumili sila nito. Masaya ako. Kasi namimiss ko to eh. Minsan lang makakain ito eh. Salagin ako ito. How's your burger? How's your burger? It's yummy. Yummy or no? Nakakamiss talaga yung mga junk food, yung mga pagkain na ganito. Minsan mo lang matikman dito. Samantalang nung nasa Dubai pa ako, halos araw-araw merienda namin ganito. So, kakagat na tayo. Masarap din. May kape ako. Tsa pala, tsa. May ano siya. Cucumber. May gulay sa loob. Hello guys! Welcome back to my channel. Hi! Say hi! Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay okay lang kayo. And ligtas po sa anumang uri ng sakit. At ayan po, medyo okay-okay na tayo ngayon. Pero yung boses, ganun pa rin. This is Noya Kapi! Pony mo right there. Guys, ang video natin for today ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung before and after ng ano ng lugar namin. So ipapakita ko sa inyo yung video, a picture ng before and after ng lugar namin na talagang nakaka masakit sa ano, masakit sa damdamin sa ng mga nangyari. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung bahay namin before and after. So, ito na yun guys, panoorin nyo. Thank you.
So, yung ipinakita ko guys ay before and after ng nangyaring sakuna sa amin. So, ayan, kung makikita nyo is napakaganda, napaka, alam mo yun, masaya, ganyan. Pero after ng mga trahedya na nangyari sa amin, ayan, parang naging ghost village na siya. So, nakakalungkot mang isipin, pero wala tayong magagawa kasi pagkalikasan talaga yung kalaban natin, wala tayong magagawa. So, kung gusto nang kunin ni Mother Earth yung lugar na yon, wala na tayong magagawang paraan para iligtas pa ang village. So, ayan guys, yung nakakalungkot na pangyayari sa amin. Sa dating ang saya-saya mo, tapos ang saya ng village na yon guys, kasi lahat ng tao doon ay... Yun guys, ang saya-saya ng village na yon kasi lahat ng tao doon ay magkakakilala, tapos mostly magkakamag-anak yung mga nakatira doon. And pag may mga occasion guys, kagaya ng mga festival, ayan, may mga ano din kami doon, mga celebration, magsasama-sama kaming lahat para lang i-celebrate yung festival. Kasi maliit lang yung ano namin eh, as in yung isang tumpok lang talaga yun, yung village namin. So, ayan. Ngayon, hindi na natin, hindi ko na alam kung saan na sila nakatira kasi diba, nagkahiwa-hiwalay nga kami dahil sa iba't iba naman yung mga tinluya namin na bahay. So, ayan. Yung mga pangarap nila, pangarap namin, pangarap ng mga bata. Pati guys, yung paaralan na ng mga bata, nasabi ko na sa inyo to before, na nadala din, totally nadala ng baha. So, ayan. Maswerte pa rin kami guys kasi yung mga bata is na-enroll agad namin sa school. Hindi kagaya ng mga talagang walang mapupuntahan dito sa Kathmandu na wala, hindi sila nag-aaral. So, na-stop talaga yung pag-aaral nila. Kagaya ng mga pamilya na nadala talaga yung kanilang bahay at wala silang nailigtas na kahit ano. So, ayan. Nakakalungkot. Pero, may awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. And, magdasal lang tayo na maging okay ang lahat. So, yan lang yung ano natin. Pangangapitan natin ngayong oras ng ating mga ano kagipitan. So, ayan guys. Halos araw-araw ay may pumupunta dito sa bahay ng mga taga-village. Bumibisita sa amin, ganyan. Nakikikumusta, kumusta na kami. And sila, kumusta din, ganyan. So, may mga bisita kami everyday dito. And... Tapos guys, may naalala pala ako, may kukwento pala ako sa inyo. Kwento na naman ang lola nyo. So, ikwento ko lang nung... Kasi ang usapan natin is mga tao sa village, diba? So, ikwento ko lang sa inyo guys, nung first time kong dumating dito sa Nepal na pumunta kami sa village at yung time din na nagpakasal kami ng asawa ko. So, first time yun, February 20? Basta February 22 yata yun, 20... 2013, February 22, 2013. So, ayun guys, first time kong pumunta sa village and umaga ako dumating dito. Hindi, tanghali. Dito sa Kathmandu. Tapos ang travel namin ay 2.5 hours papapunta sa village. So, ang sabi ng asawa ko is, gabi na raw kami uuwi. Ay, hapon na raw kami uuwi. Mga alas 4, ganyan. Para pagdating sa village is... madilim na. So, hindi na nila ako makikita. Kasi sabi ko sa asawa ko, ayoko munang makita yung mga taga-bilis nyo kasi nahiya ako. Hindi ko alam kung paano mag-greet. Ganyan. Kasi wala talaga ako alam sa mga pag-greet-greet na yan eh. Although, tinuruan na ako ng asawa ko na kailangan ganito. It means namaste. Ganyan. So, yan yung greet talaga nila dito sa Nepal. So, ayan nga guys. Dumating kami doon 7 o'clock ng gabi. Pero yung 7 o'clock ng gabi ay maliwanag pa. Kasi yung time na yun is iba eh, maliwanag pa yung 7 o'clock ng gabi. So, ayan nga, dumating na ako. Medyo sarado na yung mga tindahan, nasa loob na yung mga tao. And sabi ko, oh okay, sarado na yung mga tindahan. So, ibig sabihin hindi na nila ako makikita. Pero...
Ayan, pumasok na kami sa taas, tapos greenit ko na yung first time kong ma-meet yung family namin, family niya. So greenit ko na siya. Ayan, okay naman. Tapos pumasok na kami sa kwarto. Pumasok ako sa kwarto, doon ako naupo. And then binigyan na ako ng tsaa, ganyan. So merienda. And maya-maya, guys, tinawag ako ng asawa ko. Sabi ko, bakit? Gusto ko raw, sabi niya ng asawa ko, gusto ko raw ma-meet ng mga taga-Bili. Sabi ko, ha? Sabi ko ganun sa asawa ko. Sabi ko, ayoko, naiya ako kasi, di ba nga first time mo? Sabi niya, hindi, okay lang yan. Yung taga-Bili kasi, guys, ay mga, yung mga kamag-anak namin, mga kaibigan, ganyan. So, wala akong nagawa kundi bumaba. And yung reaction nila, guys, ay hindi mo maipinta yung reaction nila. Kasi, ang iniisip nila na foreigner ay kagaya ng mga American, ganyan, yung mapuputi, tapos yung buhok nila is, di ba yung mga foreigner ay may mga kulay ang buhok, may red, may yellow, ganyan, di ba? So, yun ang ini-expect nila na ibang lahi. Kasi, first time nilang makakita ng foreigner. I mean, makakita ng ganitong itsura na foreigner. Ang lagi nilang nakikita is mga tourist, mga taga-ibang lugar, mga English country yung nakikita nila. So, yun yung ini-expect nila na makikita nila. Tapos, syempre, matangos ang ilong, eh hindi naman ako matangos ang ilong, diba? So, nagtaka silang lahat. Tapos sabi niya, oh, bye-bye. Sabi niya, from where? Bye-bye. Hindi pa kasi nilang kung taga saan ako, ganyan. Tapos, yun, sabi na sa ako na taga Philippines ako. Tapos ang sabi nila is, ayun guys, ini-expect nga nila na ang itsura ng mga foreigner ay kagaya ng mga nakikita nila na mga mapuputi, matatangkad, na may mga yellow ang buhok, ganyan. Tapos, ang sabi nga nila, guys, ay yung mukha ko raw is para daw akong Nepali na ibang caste. So, mayroon din daw na kagaya ng mukha ko na walang ilong, na malapad, na ganyan, na cast, pero sa mga mountain daw nakatira. So, kaya hindi daw nila ini-expect na ibang lahi ako. Kasi, yung itsura ko daw ay may kapareha daw ako sa mga dito sa Nepal ng itsura ko. So, ayan guys, yung ano ko, naikwento ko lang sa inyo. So, yun lamang guys, yung ating kwento for today at ang ating video for today's. Again po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking buhay dito sa Nepal. Maraming salamat po sa inyo. And sana po ay lagi kayong ligtas, anumang uri ng sakit at kapahamakan. So, yun lamang po and bye-bye po. God bless us all. Keep safe po. Mag-ingat po tayong lahat. And sana po ay maging okay ng lahat. And ayan po, bye-bye na po. Bye-bye. Salamat po ulit sa inyong panonood.